for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung marriage certificate namin doon sa PSA less than 3 months. So, after namin magpakasal sa City Hall, mayroon kaming sabi ng assistant doon, kailangan in 15 days, mapa-register na namin yung marriage certificate namin doon sa local civil registered. So, before 15 days, nag-text sila sa amin na pwede na kaming pumunta doon para ipa-register yung marriage certificate namin. So, pumunta kami doon, pina-register namin bago mag 15 days. And then, so ang ginawa ko, nung last October yun, yung kasal namin. So, nag-try akong magbook ng appointment sa PSA nung January 10. Kasi kailangan ko din ng PSA birth certificate ko. So, nag-book ako ng birth certificate ko. Tapos, isinama ko na rin yung marriage certificate namin. Trinay ko lang. Tapos, nung January 10, pumunta ko dun sa PSA. Tapos, syempre, nag-build up muna ako yung pinirapan ko birth certificate at saka yung marriage certificate. So, pagkatapos nun, dun sa window, chinik nila dun sa first step sa window. Tapos, sinabi nila na umakyat daw kami dun sa taas. So, pag-akyat namin dun sa taas, nagbigay sila ng number. Tapos, sinabi ng gardo na dito muna kayo umupo. Tapos, antayin daw yung number na tawagin. So, nung sa akin na doon sa, nagtanong yung, doon sa window, nagtanong yung nandoon kung ano yung kailangan ko. Tapos, kinuha niya yung papel ko. Tapos, nung ibinigay ko, tapos nagtanong siya kung kailan daw yung kami kinasal. Sabi ko, nung October lang po, itratry ko lang po sana kung meron. Tapos, ichinik niya doon sa computer. Hindi muna kayo magbabayad, guys. So, ichinik niya doon sa computer. Nung sinabi niya, sige, mag-antay ka muna. Tapos, ichinik niya doon. Tapos, sabi niya, meron na. Tapos, binigyan niya ako ng papel para doon na sa cashier. So, guys, kung hindi naman masasayang yung bayad niyo. Kasi, bago kayo magbayad, ichichik niya nila muna kung mayroon doon, kung mayroon na kayong record doon sa PSA, yung sa marriage certificate nyo. So, yun yung ko. Tapos, nung pumunta na kami doon sa cashier, tapos nag-antay lang ako ng siguro mga 3 minutes, yung unang umano sa akin, yung birth certificate ko. Tapos, yung sumunod na tinawag na yung pangalan ko, yung number, yun na yung marriage certificate. So, kung, kasi ang sabi, kasi doon, within 6 months to 3 months daw makukuha yung marriage certificate. Pero, yung sa amin naman, kasi less than 3 months lang. So, masaya ako kasi nakuha ko na yung marriage certificate namin less than 3 months. Kasi dati, diba, umaabot siya ng 6 months daw. So, ayun, kung gusto nyong malaman kung nandoon na, i-try nyo lang. Kasi hindi rin naman kayo magbabayad muna bago kayo kumuha ng yung marriage license. I-check nila muna bago kayo magbayad doon sa cashier. At saka talagang trinay ko lang siya kunin. Kasi kailangan na ko din siya sa pag-apply namin sa citizenship ng anak ko. Sa US citizenship. Kaya sinubukan namin na kunin yung marriage certificate namin. So, ayun, may record na kami doon sa PSA. So, sobrang saya namin kasi kailangan namin yan nung time na yun. Kasi yun lang yung inaantay namin para ma-complete na yung requirements namin sa pag-apply namin ng US citizen ng anak namin. So, kung kayo guys, ikinasal na kayo ng 3 months or less than, subukan nyo lang guys kung nandoon na naka-register na kayo doon sa PSA yung sa marriage certificate nyo. Kasi mas mabilis na ngayon kaysa dati. Yun din yung sabi sa amin doon sa City Hall. Subukan nyo lang bago mag 3 months na kunin daw namin yung
marriage certificate namin doon sa PSA. Kasi sabi nila, mas mabilis na ngayon yung pag-process kaysa yung dati. Kasi di ba dati yung marriage certificate, ang alam ko, 6 months or more than that pa ata eh, yung mga dati pa. Pero ngayon, mas mabilis na. At saka ano, yung sa amin, mayroon kasi akong ano, yung national ID, yun yung ginamit ko. Tapos sabi doon sa PSA, kahit hindi na daw ko magpa-appointment, basta may PIS, may ano ako, yung national ID, diretso na daw ako walk-in. Hindi ko yun alam, nalaman ko lang doon nung kumuha ko ng marriage certificate namin. Kasi yun yung ginamit ko, tapos nakita nila doon na may appointment ako. Sabi naman ng ano doon, yung nag-check ng yung appointment yung meron ka na palang ano, yung national ID, kahit hindi ka na magpa-appointment, basta may national ID ka na daw. Di ko lang alam kung lahat ng PSA ganun yung ano nila. Basta pwede rin, halimbawa ikaw may kamag-anak kang ano, kukuha ng birth certificate, kunwari anak mo, kahit hindi ka na daw magpa-appointment, basta yung underage pa daw, pwedeng ikaw yung kumuha na lang, basta mayroon ka ng national ID. Yun yung sabi sa akin. But hindi ko alam guys kung lahat ng PSA ganun yung ano nila, yung kung pwede walk-in basta may national ID ka. So yun lang guys, thank you.